The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Aming backyard dahil mamimitas ako ng aming mga bayabas dahil pwede na siyang pitasin, guys. So nakabalik na kami ng Adelaide at nagpunta kami ng Gold Coast. Maganda yung unang araw namin, mga pangalawang araw maganda naman yung weather nila, nakapag-enjoy kami. Pero yung mga sumunod na araw is talagang rain na siya all day. Anyway, ang importante nag-enjoy kami, nakapag-boat cruise kami. Meron pa sana kami gagawin kaya lang bad yung weather, guys. Anyway, may marami pa naman tayo, nandito lang naman yun sa Australia. So ngayon nakabalik na tayo sa Adelaide paulit-ulit. Mamimitas tayo ng bayabas dahil chinek ni AC yung aming mga bayabas at pwede na siya at may mga nakuha na siya mga yellow at yung iba kinain na ng ibon. So unahan ko na yung ibon bago pa niya tayo maunahan, mamimitas tayo. So aming bayabas is maliit lang siya, dwarf lang siya, pero nakakatuwa kasi sobrang daming bunga. Ayan siya, guys, ayan. So samahan niyo ako mamitas. So first harvest natin sa bayabas itong 2021 dahil kailan namin ito tinanim, siguro mga 1 year or 2 years, guys, pero ang pernas, ha? Alam ko 2 years siguro, yung pernas, ha, guys, sa ambilis. May bayabas na tayo. Let's go na, guys, let's go. Samahan niyo ako mamitas. Oh, diba, maliit lang talaga siya, guys, pero kung makikita niyo talaga, sobrang dami. So, ayoko yung mga mayayelo na. So, hanapin natin yung mga pwede nang, ayan, katulad nito, guys. Ayan. Ganito lang yung mga gusto ko. Yung hindi siya masyadong mayelo. Kuhain natin. Tapos, eto. Ayan, pwede na to mga yan. Meron ako nakita ditong yelo. Eto kasi yung kinuha ni Easy. Sabi ko, ayoko yung mga ganyan. Eto, guys. Ayan, o, tignan nyo. Kinain na siya ng ibon. Sayang, di ba? Kasi malambot na siya masyado. Kunin natin. Ayun, guys. Ang dami. Nakakatawa naman. Wait lang. Ito, guys. Oh. Ganito lang yung mga gusto ko. Wow. Nakakatuwa. Tuwang-tuwa yung lola nyo, no? Ayan. Dito. Check natin. Make sure na. Ayan. Ito. Hindi pa. Hindi pa to, guys. Hindi pa yan. Medyo mag-green-green pa yan. Tapos, ito. Hindi pa yan. Ayan, 'di ba? Madami pa siya, guys, oh. Sobrang daming mamunga. Sobrang dami niya mamunga kahit maliliit pa siya. Kahit maliit lang. Kahit maliit lang 'yung puno niya, guys. Ang dami niya mamunga. Ito 'yan. Ayan, tignan niyo. May butas na, sayang. Ito. Ayan, pwede na 'to. Basta mga ano na siya, guys. Pwede na dahil oh my God. Ayan. Ito pa. Ito pa. Ayan. Pwede na to. Saan pa? Magpakita kayo. Ayan. Ito. Pwede na to. Ayan. Kunin natin yan. Sarap mag-harvest. Ito yung aking mga na-harvest, mga nakuha. Ayan, titikman natin ito, guys. Actually, pink yung loob nito. Ito yung gusto ko na bayabas, yung pink yung loob. So, konti lang yung nakuha natin dahil ayoko pang madaliin yung iba. Gusto ko kasi yung mga ganito lang siya. Oh, ganyan lang yung kulay. Ayoko nang ma-yellow. At ayoko din yung mag-green-green pa. Pero ito siguro pwede na yan. So, hindi ko siya mamadaliin. Pero I'm so happy na nakakuha tayo bago pa tayo maunahan ng ibon. Kaya kinuha ko na ito mga ito. Ito kasi siguro mga 1 day, 2 days, yellow na to, guys. Sobrang lakas ng hangin yung buhok ko hinahangin. So, tikman natin. Ito kasi, oh, yan. Tapon ko na to. Tikman natin itong malaki. Huwag na natin hugasan. Fresh naman yan, yan dyan, guys. Hindi naman kami naglalagay ng mga ano. Ano bang tawag doon? Yung para maganda yung mamunga siya. Yung ano. Ano bang tawag doon? Yung mga fertilizer ba? Oo, oh, hindi kami naglalagay ng mga ganun, guys. Mmm. So, ito, perfect siya.
Pink, di ba? Hindi siya masyadong malambot. Pink na pink. May mga nag-message pala sa akin, mga taga-Queensland, taga-Gold Coast. Medyo late na kasi yung video ko, guys. Hindi ko na-upload agad-agad. Nalilate ako ng mga 3 days, mga ganyan. Sayang, nakabalik na kami ng Adelaide. Nag-message sila. Siguro mga tatlo sila nag-message sa akin na nasa Gold Coast ka pala. Sayang, sana nag-meet tayo. No? Sayang nga, guys. Sorry, next time kapag magpo-post ako sa aking FB page kung saan kami pupunta if ever na nandoon kayo, mag-meet and greet ako. Alam mo naman, sikat na yun. No? Hindi nakakatuwa lang, di ba? Kasi may mga nag-message sa'yo na gusto kang makita. Sabi niya, sayang. Tapos yung isa, taga Das, Makabiti din pala siya. So, hello. Thank you sa inyo sa panonood. Sorry kung hindi ko kayo na nasa Gold Coast ako, guys. So, late na kasi yung yung mga vlog kong ganyan. Anyway, maraming salamat sa panonood. Salamat din sa mga umorder ulit ako ng aking lipstick, guys. May mga bago na naman ako sisend. Ang daming umorder ng mga taga-America. Ang daming ko palang supporter dyan. May ganun. So, thank you so much po sa mga umorder at mga taga-America dyan. Maraming salamat. Sabi ko nga na kahit na medyo mahal yung shipping fee dahil umu-order pa rin talaga sila. So, maraming salamat sa inyo. At mamaya, pupunta kami ni AC. Mamimili kami ng mga kailangan namin sa bahay. Dahil nga nawala kami ng ilang araw. May mga food kami kailangan bilhin. Then, magluluto ako ng sinigang para bukas. Magbibili ako ng mga gulay. Tapos, nadaan kami ni AC sa Jollibee ng Australia, guys. Naano ko siya sa Filipino in Adelaide. At Filipino in Australia, trending na trending siya na may Jollibee daw sa Australia. So, ako naman, saan yun? Ganyan. So, abangan niya yan, guys. So, pasok mo tayo sa loob. Pakita ko kay Izzy yung aking na-harvest. Pero si Izzy, it's natutulog. So, nagliwalo-walo lang ako dito sa aming backyard. Next naman na abangan natin is yung cherry. Siguro mga ilang days. Ilang years ago yan. Siguro mga 2 years, 3 years, makikita natin may cherry na yung hanggang. Pero yung bayabas namin matamis na. Hindi siya ganun katamis, pero pwede na. Diba? Fruit of our labor. Tama ba? Yung pinaghirapan namin ni Izzy, ito na, nagbungan na, guys. Ang saya kasi, diba, hindi namin na-expect na mamumunga siya agad-agad. Tapos ang liit-liit lang niya. Pasok tayo sa loob, guys. Kasi umiinit na. Ang ganda pa rin ng weather ngayon sa Adelaide kahit na autumn. So, guys, ang ginagawa ko ngayon is inaasikaso ko na yung mga orders. So, meron na tayong bagong logo. So, ito na yung aking permanent logo na Selfie Eds Beauty Fashion in Australia. Ayan siya, guys. Yung sticker. So, sa mga umu-order, nilalagyan ko siya ng sticker ko. Ayan, yung ating logo. Yung logo niya, pakita ko sa inyo ng maayos. Ayan, paste siya, guys. Ayan, this is a easy idea, di ba? Yung asawa ko talaga napaka-supportive. So, ito is order to ni Sis Wendy. So, taga dito lang siya sa Adelaide. So, kukunin niya na lang to, pick up niya. So, bago yan, nilalagay ko siya ng ating sticker. Ayan, so, bali ganito ang packaging ko, guys, pag may umu-order tayo ng lipstick. So, papakita ko din sa inyo yung isa-send natin sa post office. Taga US siya, si Sis Roda. Maraming salamat sa order mo. Umorder siya ng 7 pieces. So, hindi siya kasya sa isang ganito. Ang kasya lang dito is yung mga 5 or 6. So, dalawang ganito yung aking nilagay para sa kanya. So, papakita ko din sa inyo, guys. Ayan yung order niya. So, 7 yung in-order niya, guys. So, ito yung isi-ship namin today. Pa US, United States, guys. Thank you, Sis Dang Speedy. So, siya yung umorder ng ating 7 na lipstick na Selfie Eds. Ayan, so ready na, guys. So, alis kami maya-maya ni AC para dito. At mamimili din kami ng aming mga pang kailangan dito sa bahay. Ito yung aking new logo na, guys. So, sa lahat ng aking mga product na lalabas, ito na yung ating logo, yung face niya. And Selfie Eds Beauty and Fashion Australia. For people interested umorder is
Kapag kayo is nasa US, ang ating GPP is $24, so mga $20 in US dollar. At kapag sa Australia naman is AUD, kasi minsan nalilito tayo, kasi diba nga pareho tayong dollar, pero mas mataas ang dollar ng US. Kaya minsan kapag naga-US, inaano ko na lang siya ng total sa US, hindi yung dito sa Australia, kasi medyo magulo siya, guys. So, ayun po, kung gusto nyo po umorder na taga-US kayo, is 20 AUD po ang shipping fee, any amount of pieces, hanggang 10 po, pwede tayo mag-send. Sis Roda, umorder siya ng 7 pieces. So, same price pa din, kahit umorder ka ng isa, dalawa, tatlo, is same price pa din ang ating shipping fee. So, again, maraming salamat, Sis Roda, at meron pa rin tayo mga inquiry ng mga taga-US din. Paulit-ulit ko sinasabi, at hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo, guys, sa mga taga-US, sa mga taga-ibang bansa, kung saan lupalop man kayo ng mundo na aking supporter, maraming salamat. Syempre, extra pa sa salamat sa mga umorder sa akin, sa mga nagtiwala, nagpadala ng pera, agad-agad. Syempre, hindi naman sa panahon ngayon, mahirap magtiwala na magpadala ng pera. Marami akong inquiry na mag-order daw sila kapag may website na tayo. So, I understand naman, guys, kasi sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Pero, ayun nga, maraming salamat sa inyo, sa inyong trust. Maraming salamat. At, so, ayan nga yung aking sticker, yung ating bagong logo na Selfie. And, so, ayan, so marami akong sticker na pinagawa. Ayan. Ito is sponsor natin dito, si Easy. Anyway, good idea, di ba? Ang ganda niya. Paulit-ulit ko yan sa inyo pakita. Diba? Later. Hi guys, nagbabalik ako. So, nag-shopping na kami ni Easy. Hindi na ako nag-vlog doon, guys, dahil madali ang shopping kami pag may mga camera pa si Easy. Naaasar minsan pag nagka-camera ako sa ano, sa pag-shopping, kasi alam niyo naman 'di ba pinagtitinginan tayo. So, medyo ano si Easy. So, bumili lang naman ako ng aking pangsigang at ng ampalaya. So, bumili ako ng dalawang ampalaya. Ayan, guys. Hindi ko na alam kung magkano. Tapos, bumili ako ng dalawang maliit na labanus dahil magsisinigang ako bukas. Tapos, tatlong sili. Ayan. Tapos, syempre, okra. Marami yung okra kong binili kasi hati kami ni Easy dito. Yung iba, ilalagay ko sa sinigang. Tapos, sa kanya, yung iba, meron siyang ginagawa, guys. Kinakain niya yon. Parang Nigerian food ata yun. Alam ko siya, nakalimutan ko yung tawag doon. Basta, tapos sitaw, ayan, bumili ako ng medyo maraming sitaw dahil masarap pag maraming sitaw yung sinigang natin. At nakabili tayo ng kangkong. So, yung kangkong dito is $1.99. So, equivalent of $2 na. Parang $2 na siya, guys. So, sa mga... So, mga ano siya, guys, mga 85 to 90 pesos. Yung eto lang to, guys, ah, yung kangkong lang to. So, medyo mahal ang kangkong. Ibalik na natin to dahil bukas ko pa to. Then, bumili lang ako ng sweet potato. Tapos, ang grocery kami ni AC, hindi ko na isa-isa yan kung ano pa yung pinagbibili namin. Tapos, ang gustuhan ko yung juice na B8. So, bumili ako nung. Papakita ko sa inyo. Ayoko ng tomato na B8. Ang pangit ang lasa, guys. Hindi ko kaya. So, ito yung mga pinagbibili namin. Ayan. So, bumili ako na ito. Favorite ko din to, guys. So, yung nakapak lang na maliliit. Tapos, thank you pala kay Ate Lorna na binigyan niya ako nito, guys. Mahirap tanggihan ang grasya. So, nakabili na siya. Sabi ko, ano to, Lorna na bigay daw niya sa akin to. Thank you so much, Lorna. Tapos, bumili ako ng popcorn, Johnny. Masarap siya, guys. At ito yung sinasabi ko sa inyo na bumili ako ng BA. Tapos yung isa nilagay ko na siya. Ito is yung with apple, pineapple, passion fruit, and carrots. Tapos yung isang binili ko nandoon siya sa ano, guys, sa fridge na. Tapos dito ko nilagay yung ating binili. So ito, guys, yung binili ko na bago. Hindi ko pa alam kung masarap to. Pero yung tropical na B8, masarap siya, guys, nagustuhan ko. So ito is may ano kasi siya. May carrot, apple, sweet potato, and ginger. So let's see kung masarap siya, guys. Kasi healthy siya, 5 star. At ano pa ba yung binili namin? Ayan, bumili kami ng mga egg kasi wala na kaming egg ni Easy sa bahay. Tapos yung carrots para sa salad niya. Yung meron akong nakukang balita sa Filipino in Adelaide or Filipino in Australia na may Jollibee na daw dito sa Australia, guys. So, ito sa inyo yung chicken na binili ko. So, bumili ako ng 5 pieces, guys. At, tikman natin kung talagang Jollibee siya. Ito is yung, pero yung ano niya, yung itsura niya parang Jollibee talaga siya nung nakita ko siya, guys. So, ngayon, titikman natin. So, meron ako ditong dalawang sosawa. Meron akong UFC ketchup at meron akong Mang Tomas. Ayan.
So tikman natin. I've made very clear in the way that the government has responded to that motion of the government's bill that it deals with the independent statutory commission. So yung balat niya, guys, makrunchy siya, makrispy. Siguro, hindi siya exactly na Jollibee, pero 80% parang kalasa siya ng Jollibee, guys. Pero syempre, mas the best pa din yung ating Jollibee. Tingnan natin yung laman niya. Pero pwedeng-pwede na siya, guys. Pwede na siyang pang Jollibee dito. Hmm. 80% kalasa siya ng Jollibee, guys. So, masasabi kong pwedeng-pwede na talaga. So, ito, mabibili niyo to sa Red Rooster, guys. Dito sa Australia. Hindi ko alam kung maraming Red Rooster dito. Parang hindi naman. So, kung nasaan kami ngayon, nakatira is merong dito malapit na Red Rooster. So, sabi ko kay Izzy, kung pwedeng pumunta kami doon, tapos bibili kami ng Red Rooster na chicken kasi nga gusto kong itry kung totoo nga na kalasa siya ng Jollibee. So, kalasa naman siya ng Jollibee, guys. So, itry nyo and comment kayo, guys, kung ano mang tingin nyo. Sa akin, 70-80% na kalasa siya ng Jollibee, pero pwedeng-pwede na para sa akin. So, ito yung kanilang ano, guys. Oh, ito siya, guys. So, binigyan tayo ng iba-ibang part. Ayan. Tapos, yung aking kanina kinakain, yung chicken wings. So, ito, guys, is $2 each sa Red Rooster. So, umorder ako ng 5 pieces. Kasi, if ever na masarap, diba, hindi na tayo babalik. So, ayan, kakainin ko to, guys. Baon natin bukas sa work, yung iba. Anyway, balikan ko kayo maya-maya, guys. So, enjoyin ko muna tong aking Jollibee Chicken Joy. 1 hour later. Tapos, marami pa akong aayusin yung luggage namin, guys. Yung mga gamit namin nandito sa guest room. Makalat pa talaga siya, guys. Ayan, medyo marami tayong aayusin. So, ayun nga, guys. Masarap yung ano, yung hindi ko masyado na-review kasi gutom na ako dahil mag-aalas dos na kami naka-uwi ni Izzy at hindi pa kami nagla-lunch. So, yung umorder ako ng Jollibee Red Rooster siya, guys. Gusto ko na agad siyang kainin kaya sabi ko, i-review ko lang siya ng saglit tapos kakain na ako, then balikan ko na lang sila, mag-vlog na lang ulit ako. So, hindi ko siya na-review ng maayos. Pero, sabi ko sa inyo, 70-80% masarap siya, guys. Kalasa siya ng Jollibee, 70-80%. Hindi perfect talaga ng Jollibee siya, guys. Pero, ay, panalo na din siya, guys. Pwede na siyang pang Jollibee. Anyway, thank you for watching, guys. Thank you for support my vlog. At maraming salamat. Parang paulit-ulit, ano pa nang sasabi ko? Ayan. So, see you on my next one, guys. Thank you for watching. Bye, guys.